Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Welcome po sa aking channel. Sana po ipagpatuloy nyo ang panunood hanggang sa matapos po ang ating video. Sa pangalawang pagkakataon po ay ating pong pag-uusapan ang tungkol sa insulation. Hanggang ngayon po kasi ay mayroong nagtatanong kung ano po ba yung tamang posisyon sa isang insulation. Nasa itaas yung aluminum coil o nasa ibaba yung aluminum coil. Pinakamaganda po ay identify muna natin kung para saan po ba yung aluminum coil. Ang aluminum coil, serves as the skin of the insulation that reflects heat and for its durability. So ito po yung pinaka-purpose kung bakit mayroong aluminum coil. Now, pagkatapos, ano po ba yung tama? Nasa ibabaw o nasa ilalim yung aluminum coil? I-consider natin yung isang bahay at hatiin natin sa dalawa para bang duplex. Kailan ba natin ginagamit o ginagawa na yung aluminum coil ay sa ilalim? Kung ito ay nagre-reflect po ng heat, dapat po ay ma-maintain yung heat dito. So, ibig sabihin po, ito ay ginagamit sa lugar na malalamig. Na mas mababa yung temperature sa labas. Pag sinabing mababa, let's say 0 degrees, halos nag-yellow na yan. Or negative 2 degrees or 5 degrees. Malamig po yan. So kung malamig po sa labas, syempre dapat po magkaroon ng warmness yung loob. Ang iba, gumagawa po ng artificial na paraan para maging warm sa loob katulad ng pag-install ng chimney para mapainit po yung loob. At para ma-maintain po yung warmness ng loob, dapat po ay nasa ilalim yung aluminum coil. So, walang question po kung malamig po yung lugar. Pero sa mga lugar po na tag-ulan, katulad pagka taglamig, at saka tag-init, medyo para pong nagkakaroon ng contradiction o nagkakaroon ng hati-hati na pamamaraan kung saan po ba yung aluminum coil kung nasa ibabaw o nasa ilalim. Siyempre po, i-consider na rin natin yung iba pang pamamaraan kung paano mababawasan yung init just in case na i-consider natin na nasa ilalim yung aluminum coil. Pero yung insulator po, yung insulation, hindi naman po ito ginawa para palamig yung bahay. Ito po ay para hindi po magkaroon ng heat transfer galing doon sa sunlight para hindi po siya maging katulad ng temperature na nakabilad ka. So, ibig sabihin po, although mainit siya, hindi naman po kasing init ng nasa ilalim ng sunlight. Pero marami pa pong mga factor na pwedeng sabihin na pwedeng umiinit sa loob sa panahon ng tag-araw o tag-init. Pagka po mainit po sa labas, hindi lang naman po sa roofing kumapasok. Only 1%, kasi sabi is 99% na accurate na hindi nakakapasok yung heat pag gumamit ka ng insulator. Pero sabihin man natin na 99% hindi nakakapasok, yun po ay pinag-usapan natin dun sa roofing. Pero meron pa rin pong heat transfer na nagaganap dun po sa perimeter ng wall. Kaya hindi po natin maiwasan na umiinit po ang loob. Kaya ano po ba talaga tama? Ang tama po ay dapat nasa ibabaw yung aluminum coil para hindi magpaikot-ikot doon yung init sa loob. Dahil nga sa sinabi natin na sa mga ibang klase ng insulator ay nasa ilalim din naman yung aluminum coil dahil yun ang nagsisilbing strength para maging durable ang ating insulator. Katulad po ng fiberglass insulator, rock wool insulation, glass wool insulation. Para po maikabit natin yan sa ilalim ng roofing, ang ginagawa po natin ay inalagay po natin
yung aluminum foil sa ilalim para maging sapo o nakasalo doon sa foam, dahil po hindi po ganun katibay yung foam kung hindi po natin lalagyan ng support. Whereas kung doon naman po sa kisame ilalagay yung insulation, why not? Kaya lang po, ang dami pong mga hindrance, mga nakakalat na electrical wirings, ceiling hangers, at iba't iba pang mga factors na mahirap ikabit. Especially doon sa papunta na sa gilid na hindi ka na pwedeng makapwesto. Not unless po na yung ikakabit yung insulation ay mismong nakadikit na bago po ikabit doon sa ceiling. Ngayon po, dahil nga sabi natin, hindi natin alam kung nasa taas o nasa baba yung aluminum foil dahil nga sa ating lugar, sa mga lugar na pabago-bago yung klima. Dahil nga hindi lang naman ito para sa reflection of heat, it is still for the durability of the insulation. Kaya po, ganoon lang ang mga paraan kung sakaling nasa ilalim yung ating aluminum foil, kung ililipat natin sa ilalim, ganoon lang ang tinatawag tayo na ceiling vent. Yung iba, yung spandrel ginagamit, may perforation na po siya or mayroon na siyang butas para doon din po pwedeng lumabas yung heat. At the same time po, good conductor ng heat yung metal, kaya mas ma-attract po yung init na pumunta po doon sa overhang, sa labas ng ceiling, at doon na lang po siya pumunta doon sa labas ng bahay. And as well po, kung makapansin nyo kung yung iba na lugar na medyo hindi lang po init yung nakokontrol, pwede rin po sabihin natin na yung iba gumagawa ng exhaust fan, naglalagay ng exhaust fan para mapalabas yung init. Kung hindi lang naman po tayo after sa reflection, marami po tayong dapat i-consider sa climate na pabago-bago, mas maganda na po na nasa ilalim yung aluminum foil. Pero kung ang lugar po na all through years ay mainit talaga sa labas, yun na po yung pagkakataon na dapat mag-innovate na ang pagkakabit na nasa ibabaw yung aluminum foil, kasi nga hindi natin masasabi na durable kung at nasa ilalim ay walang aluminum foil. Okay, so hanggang dito na lang po ang ating video. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po, huwag pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang like and share. Sa inyo pong lahat, maraming salamat.